Mga katrops, welcome back ulit kayo sa akin channel, Sports React PH. At ngayon pag-uusapan natin ang balitang mawawalan ng isang superstar ang Brooklyn Nets at ang balitang nagkaproblema ang Golden State Warriors sa kanilang sinakyang eroplano. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating bagong video ang balitang nagsisisi at ititrade na ng Los Angeles Lakers si Russell Westbrook. Naibalita na nga ngayong araw na posibleng makabalik pa si Kyrie Irving ngayong season kahit man hindi pa tinatanggal ng siyudad ng New York ang kanilang mandato na pagre-require sa kanilang mga atleta na magpabakuna muna bago makapaglaro sa kanilang lugar. Kaya isang magandang balita nga po yan para sa mga fans dyan ng Brooklyn Nets, especially kay Kyrie Irving. Lalo pat may chance pa rin naman na makita nating maglaro ito ngayong season at bumuo ng kanilang big 3. Kaya isang magandang balita nga po yan para sa mga fans dyan ng Brooklyn Nets, especially ni Kyrie Irving. Lalo pat may chance pa rin naman na makita nating maglaro ito ngayong season at mabuo ang kanilang big 3. Ngunit kasabay rin nga po ng balitang ito ay may lumabas rin nga pong isang hindi kaaya-ayang balita para sa kanilang team dahil inaasahan nangang mawawala ang kanilang veterano na si Paul Millsap sa kanilang mga susunod na laro matapos may makasalamuha itong nagpositibo. Kaya pinagbabawalan muna nga siyang makapaglaro ngayon sa lineup ng Brooklyn Nets at maaaring abutin nga sa isa hanggang sa dalawang linggo ang pagkawala nito sa kanilang kupunan na malaking dagok para kina Kevin Durant at James Harden. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang nagkaberya ang sinasakyang eroplano ni Stephen Curry at ng buong Golden State Warriors. Matapos ngang makagawa si Stephen Curry ng 5 3-pointer sa kanilang pagkapanalo kontra sa Indiana Pacers, ay sigurado na nga na mababasag na nito ang record ni Ray Allen sa kanilang susunod na game kontra sa New York Knicks. Ngunit bukang hindi nga pumapabor sa kanya ngayon na pagkakataon, lalo pat ayon nga sa lumabas na balita, nagkaproblema nga daw po ang eroplanong sasakyan sana ng Golden State Warriors papunta sa siyudad ng New York. Pero hindi naman nga ibig sabihin nito na hindi na sila makakarating pa sa kanilang susunod na game dahil makakahabol pa rin nga dito ang lahat ng kanilang mga manlalaro. Ngunit sa kasamaang palad, mapipilitan nga sila na sumakay ng eroplano sa mismong araw ng kanilang laban kontra sa New York Knicks. Sa madaling salita, pagkatapos nga silang makarating ng New York ay didiretso na nga sila agad sa kanilang laro. Bali magkakaroon lamang nga sila ng kaunting pahinga at makikibagbanggaan na agad ang kanilang mga players sa loob ng court. Ayon nga sa nakalap kong balita, ayaw na ayaw rin naman nga ng NBA ng ganitong klaseng senaryo. Ngunit wala na ngang ibang pagpipilian ngayon ng Golden State Warriors kundi tuloy ang kanilang laro. Habang pumunta naman tayo sa ating huling pag-uusapan ngayon sa balitang nagsisisi na ang Los Angeles Lakers sa pagkuha nila kay Russell Westbrook. Matapos nga ang mga nagsilabasang balita ngayon na interesado ang kanilang team, kina Ben Simmons at Jeremy Grant, ay nangangamoy na nga na hindi na nila nagugustuhan pa ang ipinapakitang laro ngayon ni Westbrook. Sa kabila nga ng naitalang triple-double nito sa kanilang mga laro, ay masyado rin nga itong tinatamad sa depensa. May isang pagkakataon pa nga sa kanilang laro na nagalit sa kanya si LeBron James dahil dito. Hindi rin naman nga masyadong mapagkakatiwalaan ang hinahatid nitong opensa. Kaya sinusubukan pa rin nga po ngayon ng Lakers na makahanap ng isang manlalaro na makakagawa nito para sa kanilang kupunan. Isa pa, buhay na buhay pa rin nga po ngayon ang balitang trade kay Russell Westbrook given na siya lang naman nga may malaking kontrata ngayon na pwede nilang i-alok sa Philadelphia 76ers o di kaya sa Detroit Pistons. So yun lang mga katrops, ang handog kong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang istorya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.